What's up? Kamusta mga Bok? This is Bok Chan. At welcome back para sa panibagong video. Ang bakbakang Canelo Alvarez at Billy Joe Saunders. Pag-usapan natin yan mga Bok. Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Pag-uusapan natin ngayon ang bakbakang Saul Canelo Alvarez at Billy Joe Saunders. Kung ating matatandaan mga Bok, umalma si Billy Joe Saunders sa ring size ng boxing ring na gagamitin nila sa laban. Nalaman kasi ng Team Saunders na 18 to 20 feet lang ang size ng ring na dapat daw ay nasa 22 hanggang 24 feet kasi malaking laban daw ito at hindi isang amateur fight. Kaya nagbanta ang Team Saunders kapag hindi daw naibigay ang size ng boxing ring na dinidemand nila ay uuwi na lamang sila at wala nang magaganap na laban. Kaya naman agad-agaran itong inayos ng promoter nila na si Eddie Hearn at napagkasunduan na ibigay na ang gustong ring size ng Team Saunders. Napagkasunduan nga po mga Bok na ang size ng boxing ring na gagamitin ay hindi na 18 feet kundi 22 feet. Ang ending mga Bok ay tuloy na talaga ang laban. Sa katunayan naging mainit nga po ang kauna-unahang face-off ng dalawang champion matapos kasi ang mahaba-habang bangayan sa social media ay sa wakas nagkaharap na din ang dalawa. Nang magkaharap na kasi ang dalawa, ay binanatan agad ni Billy Joe Saunders si Canelo Alvarez ng Mexican Beef. Tinatanong ni Saunders si Canelo kung masarap ba ang Mexican Beef. Parang pinapalabas ni Saunders dito mga Bok na tatalunin niya daw si Alvarez at kakainin ng buhay. Habang si Canelo Alvarez naman ay tahimik lang at medyo tumaas nga lang po ang tensyon na magsimula nang lumapit si Billy kay Canelo habang tuloy-tuloy pa din ang pang-aasar nito. Kaya hindi na natiis ni Alvarez ang magsalita, kaya sabi niya mga Bok, "You are in a big trouble now." So kung ating matatandaan, sinabi nga ni Canelo Alvarez sa interview niya ay paparusahan niya daw si Saunders sa laban nila dahil sa mga maling akusasyon nito. Inakusahan niya daw kasi si Eddie Hearn na niluluto ang laban at puro daw excuses kagaya na lamang daw sa size ng boxing ring. Hindi daw problema kay Canelo ang size ng boxing ring kaya mabilis niyang sinang-ayunan ang demand ng Team Saunders. So ngayon wala na daw maidadahilan si Saunders kaya sabi ni Canelo ay gagawin niya ang trabaho niya sa laban, yun ay ang knockoutin at parusahan daw si Saunders sa kanilang bakbakan. So nakatakda nga po ang laban ngayong Saturday night, May 8, Manila time. At ito ay gaganapin sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas. Magiging magandang laban to mga Bok. Kilala kasi si Billy Joe Saunders bilang isang malikot na fighter sa boxing ring. Kumbaga mga Bok, nagtataglay si Billy ng isang magalaw at may magandang footsteps. Advantage ito kay Billy mga Bok laban kay Canelo Alvarez, lalo pat nakuha niya ang gusto niyang boxing ring size na 22 feet. Subalit kabaliktaran naman ito pagdating kay Canelo Alvarez mga Bok. Ito kasi may ituturing na isang disadvantage para sa kanya dahil kilala si Canelo bilang isang power puncher at para maisagawa niya nga po ang kanyang malalakas na punching combinations ay kailangan nasa iisang direksyon lang ang kalaban, hindi pa ikot-ikot at hanggat maaari ay nasa corner ng boxing ring. So magiging magandang laban talaga ito mga Bok, pero para sa aking sariling opinion, napansin ko lang kasi mga Bok at nabanggit ko nga po sa nakaraang video natin na inaayos na ni Eddie Hearn ang magiging laban ni Canelo Alvarez laban kay Caleb Plant. Kumbaga mga Bok, parang sure win na si Canelo dito. So para sa akin mga Bok, may tuturing na isang yamado si Canelo dito dahil nasa kanya ang center of attention. Kumbaga malaki ang chance na manalo ni Canelo dito since nasa kanya ang pera. Tatandaan natin mga Bok na business na po kasi ngayon ang boxing. Mas sikat si Canelo kaysa kay Saunders, kaya na kay Canelo ang pera. Ibig sabihin, mas papaboran siya ng mga investors at businessman na bumubuo ng laban. Kaya ang ending mas papaboran si Canelo pagdating sa decision, meaning walang chance na manalo si Billy Joe Saunders kung ang ending ng resulta ng laban ay via 12 rounds decision. So para sa akin mga Bok, mananalo lang si Billy Joe Saunders dito kung magagawa niyang manalo via TKO or knockout kontra kay Saul Canelo Alvarez. Kaya abang-abangan na lang po natin ang laban mamaya mga Bok. Hanggang dito na lang mga Bok. Ano pong masasabi nyo? Don't forget to subscribe at laging tatandaan sa Bok Time, it's sports time. Maraming salamat mga Bok.